have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Makapangyarihang Diyos na buhay at buhay magpakailanman. Kami pinagpapasalamat sa araw at oras na ito, Panginoong Diyos, na kami po ay makakapakinig ng iyong mga salita. Ikaw po ay magligtas, ikaw po ay magpagaling, ikaw po ay gumawa ng himala. Pakilala mo ang iyong sarili sa amin na isang Diyos na mabuti. Aming mga manalangin, inyo pong sagutin. Lahat po ng mga dalilang bagay na dapat naming maranasan ay amin pong maranasan sa araw at oras na ito. Buksan niyo po ang aming mga puso at isip. Lord, inyo pong panitulutan na amin pong maintindihan ang lahat po ng aming mapapakinggan. Ibigay niyo po sa amin ang inyong katalinuhan. Inihiling po namin ang banal na Espiritu na ang bawat salitang aming mapapakinggan ay maunawaan po namin. Lord, itanong niyo ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. Itusok niyo ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso. Aming itong may sakabuhay at maibahagi namin ito sa maraming tao, lalong-lalo na po sa aming mga mahal sa buhay. Kaya kayo pa lamang dakilang Ama, ipinabalik na namin sa iyo ang lahat ng karangalan. Kunin niyo po, ito lamang ay para sa inyong nag-iisang makapangyarihan at matamis sa pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. At ang bawat sa po'y magsabi ng malakas na Amen. Amen. Isa nga po malakas na Amen. Amen. Ito naman po mabalik. Amen. Isa nga po malakas na palakpak sa Diyos. At isa nga po mataas na taro para sa Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God. At sa oras na ito, yan. Sa oras na ito, sa lahat ng mga nanginginig at nanonood, ay nandito po tayo sa Unidad Surigao del Sur. Tama ba yun? Unidad Cagwait, Surigao del Sur. Yan. Hindi natin ha, Unidad Cagwait, Surigao del Sur. Nandito po tayo ngayon sa oras na ito. Ang lingkod ng Diyos ay nandito ngayon sa Unidad Cagwait, Surigao del Sur. Proclaiming that Jesus Christ is the great healer. Truly, Jesus Christ is the miracle, the working God. Amen. Ang Diyos ay nagliligtas, nagpapagaling, gumagawa na yung mga sumasagot sa ating mga panalangin at ginagawa ang tao ng mga dakila, mga mabubuting bagay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Para ho kasi sa inyong kaalaman, tayo ngayon ay naka-FB Live, no? Tapos napapakinggan din tayo sa radio television, tapos yung mga DVD natin kumakalat sa
buong mundo, yung USB natin kumakalat sa buong mundo. So ngayon, naka-FB Live tayo sa Kingdom of Jesus Fellowship International Fanpage. Kingdom of Jesus Fellowship International Fanpage. So pwede po ninyong i-like po yun, na i-follow, tapos i-share din upang sa ganoon yung mga pangangaral ko dito sa Pilipinas at yung mga pangangaral ko sa buong mundo ay inyo pong mapanood. Ano po? Kingdom of Jesus Fellowship International Fanpage, para yung mga pangangaral ko dito sa Pilipinas at sa buong mundo ay inyo pong mapakinggan at mapanood. Ano po? Last July 31 to August 2, no? I was in Thailand. Nasa Thailand po ako noong July 30 hanggang August 2. Tapos umikot ako sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Tapos ngayon, nandito naman ako sa parte ng Mindanao. So iniikot ko po yung Luzon, Visayas at Mindanao. Iniikot ko po yung buong mundo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon po sa buhay. Glory to God. So iniikot ko ang buong mundo para dalhin ang kaligtasan ni Kristo. Dalhin yung salvation ni Kristo. Yung pagmamahal ni Kristo, no? Yung pag-ibig ni Kristo para magpagaling ng mga may sakit at karamdaman, gumawa ng himala at iparanas yung kabutihan ng Lord at utyuhan tayo, turuan tayo, tulungan tayo na ang kabubutan ng Ginoo ay ating malakaran ng isang kabuhay. Amen. Glory to God. Sa purihin ng pangalan ng Panginoon niyo sa buhay, ikuwento ko lang ko ito sa inyo. Last year November 6 no to 28 last year November 6 to 28 ako ay nasa UAE, tapos pumunta ng Jordan, tapos pumunta ng Israel. Straight po yon, UAE, Jordan, then Israel. Nung ako ay nasa Israel, nakikinig pa po ba kayo? Naintindihan niyo ako? Sinabi niyo akong intindihin, ha? Bisaya rin naman ako eh, kaya alam, iba yung Bisaya namin eh, Ilonggo, Karayan. So, ganun yun. So, nung ako po ay nasa Israel po ako, when I was in Israel, yung classmate ko, kaklase ko sa Bible school, nung ako'y nag-aaral ng Bachelor of Theology, no, napakarami kong pinasukang paaralang pambiblia. Nag-aaral ako sa maraming paaralang pambiblia, no. Ako po ay nag-aaral noon ng Bachelor of Theology, no. Nag-aaral ako ng Bachelor of Theology. Nung ako'y nag-aaral ng Bachelor of Theology sa Metro Manila po yun, sa Quezon City, particularly yun ay sa Taytay, actually yung pinakamay. Nagkaroon ng branch sa Quezon City, Cubao, no? Then, nag-aaral ako ng Bachelor of Theology. Doon sa habang ako'y nag-aaral ng Bachelor of Theology, yung mga classmates ko, halos mga pastor kami, mga pastor kami. That time, no? Kami ay nagpapastora na, no? Nangangalagad na kami sa Ginoo, pero at the same time, nag-aaral pa rin kami sa Bible School. Gets po ninyo? Nakuha ninyo? Yan. Ngayon, matagal na hindi kami nagkita nung classmate ko sa Bible School at nung ako ay nasa Israel, no? Matagal kami hindi nagkita. Nung ako ay nasa Israel, nag-message siya sa akin. At sabi ko, nung siya ay nag-message sa akin, no? Sabi ko sa kanya, Pastor, nandito ako sa Israel. Pag-uwi ko ng Pilipinas, i-contactin kita. Nang pag-uwi ko ng Pilipinas, tawagan kita. Yan. Guess ninyo? Eh, then, pag-uwi ko ng Pilipinas, dumating ako from November 6 to November 28, bali 24 days po yun, straight to UAE, Jordan to Israel. Then, pagdating ko po ng Pilipinas, kinonta ko yung classmate kong pastor, no? Sabi ko, Pastor, anong reason bakit mo ako kinonta, bakit ka nag-message sa akin? At ang sabi niya sa akin, ang kanyang anak na-stroke yung anak niya. Alam niya, stroke, tumaas yung dugo, na high blood,
tapos na ospital, na confined sa ospital, pabalik-balik sa ospital, hindi gumagaling, no? Paulit-ulit, papunta-punta ng ospital, hindi gumagaling. Yung sakit niya, nananatili, no? Tapos lumalaki na yung gastos niya, no? Dumadami na yung gastos nila, no? Lumalaki na yung bayad nila sa ospital. Ngayon, ang sabi niya sa akin, Pastor, eh, sumusuko na ako. No? Ibig sabihin niya, surrender na ako, give up na ako. Sabi ko sa kanya, Pastor, huwag tayong sumuko. No? Huwag tayong gumibak. Sabi ko sa kanya, tayong sumuko, huwag tayong gumibak. Sabi ko, nasaan yung anak mo ngayon? Sabi niya, nandito sa hospital. Tinanong ko kung nasaan yung anak niya. Sabi niya, nandito sa hospital, naka-confine. Sabi ko, yung cellphone mo, no? May cellphone ba kayo? Pag wala kayong cellphone, mag-pray kayo. Sabi ko sa kanya, yung cellphone mo, ilagay mo sa tenga niya, itapat mo sa tenga niya. No? Yung cellphone mo, itapat mo sa tenga niya. Tapos, ipapag-pray ko siya. No? Ipapag-pray ko siya. So, nag-pray kami, nasa Marikina ako, sila ay nasa probinsya, tapos ako ay nag-pray at humingi ng himala sa Panginoon. Nakikinig po ba tayo? Humingi ng kagalingan sa Panginoon. Yeah. Umasa ng kagalingan ng himala sa Diyos. At purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Noong matapos yung prayer na iyon, pinagaling siya ng Diyos. At Diyos ay gumawa ng himala. Amen. Truly, Jesus Christ is the great healer. The healer of our souls, the healer of our bodies, broken bodies, the healer of our minds, and the healer of our pockets. Pag yung mga pitaka ninyo, yung mga bulsa ninyo, yung mga wallet nyo, walang laman, ang Diyos naglalagay ng laman. Ganyan yun. Pag walang load yung cellphone mo, ang Diyos naglalagay ng load. So, ganun. So, at pagkatapos, sinet niya ako na pumunta ng church niya, no, sa pumunta ako ng church niya. Matagal na akong hindi nakarating doon, no, at ako'y nagturo. Nakikinig pa ba tayo? Nagturo ako, nag-aral ako, no, nagwali ako sa kanila, nagulat ako. Nakikinig pa ba tayo? I was shocked, I was surprised, I was amazed. Yung anak niya na isinusuko na niya dahil hindi nga gumagaling at malaki na yung gastos niya, purihin ang pangalan ng Panginoon noong oras na yon, magaling na. Ang sabi ko po, magaling na. Kaya sa oras na ito, yung mga nandito, maging yung mga nakikinig at nanonood, kung meron kayong sakit at karamdaman, no, nagpapagaling ang Diyos. Ano man ang inyong problema, pagsubok, laban ng buhay, ang Diyos ay tumutulong. Nagliligtas at gumagawa ng himala. Amen po ba? Yeah. Yeah. Yung nakakaunawa nga po, pumalakpak. Nakakaunawaan niyo naman pala eh. Praise God. Hallelujah. Buksan natin sa aklat ng 1 Korinto 15:58. 1 Corinthians 15:58. Buksan natin. Ayan. Ito, ewan ko kung tama itong pagbasa ko, ha? Pero iniram ko yung Bible dun sa ano eh. Nila Pastor Ache, iniram ko yung Bible niya. Sabi rito, busa mga minahal kong kaigsuunan. Ayan. Tindog ka mo, ngaligoon, o dili matarog. Matarog. Pagkugi kamo kamunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad, dili gayon maawa. Tama ba yun? Yan. Ang sabi ganon sa English, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Pagkasabi po, stand firm. Yan. Pag sinabi ng stand firm, tindog ka mo ngalikon. Stand firm. Let nothing move you. Let nothing shake you. No?
Huwag kang maigalaw, huwag kang maikilos, no? Don't give up, don't surrender, no? Yun ang ibig sabihin nun. Always give yourselves fully, pakisabi fully, to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sabi rito, no, magpatuloy daw kay Lord. Pakisabi magpatuloy. Magpatuloy mga lagad sa Ginoo. No? Patuloy na gawin ang kabubutan ng Ginoo. Ganun yun. Gawin daw natin ang patuloy ang kalooban ng Diyos. No? Patuloy tayong mga lagad maglingkod sa Diyos. Amen? Patuloy tayong dumalo, umatend. No? Patuloy tayong magligtas ng kaluluwa. Patuloy tayong humayo. Amen? Patuloy tayong mag-special numbers. Amen? Di ba? Napaka... alam niyo yung mga special numbers ninyo, napanood yun sa buong mundo. Kahit hindi nila naintindihan yung kanta niyong Bisaya, ayos lang. So napanood din na yun. Praise God. Hallelujah. Siguro meron ng 1 million like yun, no? May 1 million like na siguro yun. Praise God. So magpatuloy, no? Magpatuloy sa pagkakaloob. Lahat ng ating ginagawa sa Ginoo, lahat ng ating binibigay sa Panginoon, lahat ng ating mga sacrifices, sakripisyo para sa Diyos, ituloy daw natin. Pakisabi, ituloy. Ituloy. Ano sa Bisaya, ituloy? Padayon. Padayon, no? Ang ating mga pangangalagad sa Ginoo ay padayon. Yan. Gawin natin ng patuloy ang kabubutan ng Panginoon. Yan. Kaya siguro, yun siguro yung ano eh, pamagat, padayon. Yan. Ipagpatuloy. Yan. Ipagpatuloy, no? At sabi, huwag manghihina, huwag manlalamig, huwag susuko, huwag aatras. Kahit na anong problema, pagsubok, laban ng buhay, persecution, no? Sicknesses and diseases, sabi, let nothing move you. Huwag kayong susuko, huwag kayong haatras, huwag kayong mag-give up. Don't surrender, no retreat, no surrender. Yun. Sabihin, tuloy-tuloy yung pagdalo, tuloy-tuloy yung pag-special numbers, tuloy-tuloy yung pag-evangelize, tuloy-tuloy lahat ng ating ginagawa kay Lord. Padayon! Tuloy-tuloy. Bakit natin kinakailangan ituloy-tuloy? Kasi, baka bigla tayong mamatay. Pagbigla tayong namatay, pagbigla tayong nadedo, pagbigla tayong pumanaw, eh, pagsan tayong pupunta? Di sa impyerno, di ba? Kung hindi tayo maglilingkod kay Lord. Kung hindi tayo mangangalagad sa Ginoo, pag namatay tayo, sa impyerno tayo pupunta. Kaya kinakailangan, padayon ang mangangalagad sa Ginoo. Para pagkatapos ng ating buhay, sa mundong ibabaw na ito, no? After ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, pasok tayo ng langit. Praise the Lord. Yeah. Sa langit ang buhay walang hanggan. No. Sa langit lahat tayo ron guwapo. Lahat tayo ron magaganda. No more dirt, no more pain. Wala nang pagdurusa. Yeah, hindi na tayo magbabayad pa ng mga bills ng mga kuryente natin. Ng tubig. Ng internet, ng load, ng data natin, wala na, wala na. Lahat doon ay free. Kaya napakasarap na pumunta ng langit. Amen? Amen. We must be excited, no? To reach heaven, no? To enter the kingdom of God, the kingdom of heaven. Kaya tayong mga narito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, kinakailangan si Jesus ay nasa puso natin. Dapat si Jesus ang Lord, God, Savior ng ating mga buhay. Dapat si Jesus ang Diyos, Panginoon ng ating mga buhay. Kasi pag hindi si Jesus ang Diyos, Panginoon ng ating mga buhay, at pag namatay tayo, impyerno ang pupuntahan natin. Matthew 25:41, ang impyerno ay ang tirahan ng mga, the devil and the demon spirits are destined in hell. No? The devil and the demon spirits are destined in hell. They will be condemned forever in hell. Ang diablo, si Satanas, the enemy of God, no? At ang mga demonyo, no? At
Yan, yung mga masasamang espiritu ay pupunta ng impyerno at doon sila parurusahan araw at gabi. At ayaw ng Diyos na tayo ay pumunta ng impyerno para parurusahan araw at gabi. Kaya nga po may church dito eh. Kaya nga po may radio program at may television program eh. Kaya nga may FB live eh, no? Kaya nga tayo nag-outreach, di ba? Kaya nga tayo nagbimisyon. The reason why we are moving Luzon, Visayas, and Mindanao, we are moving around the globe is to win soul for Christ, to save soul for Christ. Amen? Pinadala natin ang mga tao, we are bringing people not into our hearts. Hindi natin dinadala ang mga tao sa puso natin. Hindi natin dinadala ang mga tao sa relihiyon. Dinadala natin ang mga tao kay Jesus. Amen. Si Jesus natin dinadala. Hindi na baling hindi makilala yung ating church or fellowship. Hindi na baling hindi na tayo makilala. Basta makilala nila si Jesus. Amen. Hindi baling hindi na tayo maitaas. Hindi na tayo maitanyag. Hindi na tayo sumikat. Hindi na tayo maging famous. It doesn't matter at all. Ang mahalaga, the name of Christ will be glorified. Amen. Ang pangalan ni Jesus ang maitaas. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos ng buhay. Hallelujah. Kaya number one, bakit kinakailangang ipadayong tayo sa pangangalagad sa Ginoo? Kasi number one, baka bigla tayong mamatay, pupunta tayo ng impyerno kapag hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya dapat ang lahat ng tao sa buong Pilipinas, lahat ng tao sa buong mundo, ay dapat naglilingkod sa Diyos. Nung nakaraang, kailan ba tayo nagpunta ng Bicol? May. Last May, we were in Bicol. Kasi anniversary natin doon sa Bicol, nung last May. Kaya nga po, ikot-ikot talaga kami. Buong Pilipinas, buong mundo, ikot-ikot. And probably, hopefully, itong November, babalik ko ako ng Thailand. Para for a conference doon sa Thailand. Pabalik po muli. Yan. Mayaman ako eh. Sabihin, turo mo ako. Sabihin mo, mayaman yan. Mayaman ako talaga. Bakit ako mayaman? Kasi may Diyos ako. Amen? Yan. Ituro mo katabi mo, sabihin mo, mayaman yan. Mayaman yan. Kasi may Diyos yan. Pag may Diyos ka, mayaman ka. Amen? Philippians 4.19 Philippians 4.19 Philippians 4.19 di ba? And my God will supply all my needs, your needs, no? Philippians 4.19 isusupply ng Diyos ang lahat, di ba? Ng inyong mga pangangailangan. Inyo, kapag tayo ay nangangailangan, Praise. Yan. Siguro na ano, palitan nyo ito ng ano, wireless. Palitan nyo ito ng wireless para wala ng wire, no? Maglalagyan nyo lang ng battery. Sa next Sunday, meron na, no? Mag-o-offering kayo, no? Mag-donate kayo, amen? Pag nakahuli kayo ng marami isda, mag-donate kayo para makatuling wireless, amen? Totoo yun. Philippians 4.19 Yan. Ug ang akong Diyos magsangkap sa tanan ninyong ginakahanglan. Yun. Sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Ayun. Naintindihan niyo? Ako hindi. Amen. Sabi sa akin, mabuti na lang. Si Pastor, may Bible na bisahe at doon. Yan. Kagabi nga, kumain kami ng ano eh. Doon kila Pastor Baltasar, kumain kami ng bisayang manok. Ang sarap. Kagabi, kumain kami ng bisayang ista. Ang sasarap. Marang. Melon, no? Lami. Lami. Good kayo. Yan.
Kaya mayaman tayo. Sabihin mo, mayaman ako. Mayaman ako. Dahil ang Diyos ko, mayaman. Mayaman. Isusupply and God will supply all your needs. Basta kailangan mo, not wants, not for pleasure, not luho, ibibigay ng Diyos yan. Si Benihin, do you know Benihin? Kilala niyo si Benihin? Si Benihin ay nag-repent, nagsisi ng kasalanan. Sapagkat si Benihin ay namuhay sa extravagant lifestyle. Ang ibig sabihin ng extravagant lifestyle, masyadong mamahalin yung kanyang mga kasuotan, luho na. Yung kanyang pananamit, yung kanyang kasuotan, yung dress niya, masyadong mahal, extravagant lifestyle. Luho na, for pleasure. Ang bahay niya, ang house and lot niya, napakamahal. Ang jet niya, napakamahal. Not only Benihin, many preachers in America are living in extravagant lifestyle. Masyado silang malayaw at maluho. No? At si Benihin ay kinorek niya yung kanyang theology. And Benihin says, after 20 years, I am now correcting my theology. Na ibig sabihin, he manipulated people to give for his extravagant lifestyle. Nagkakaloob yung mga tao sa kanya, meron siyang international ministry, nagbibigay yung tao sa kanya, nag-o-offer yung tao sa kanya, sumusuporta ang tao sa kanya, and yet, ginagastos niya lang yung offering sa layaw at luho ng katawan. Extravagant lifestyle. So yun ay hindi tama. Hindi okay, hindi tama, not good, na ikaw ay nababa, nabubuhay for pleasure, for layaw, for luho, for extravagant lifestyle. Masarap mamuhay ng simple lang. Simple buhay. May pinakain ka, may sinusubo ka, may dinaramit ka, may tinutulugan ka, kahit na anong klase yan, kahit hindi mamahalin, praise the Lord. Amen? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kahit mumurahin yung cellphone mo, ayos lang yan. Kahit mumurahin yung lipstick mo, ayos lang yan. Kahit mumurahin yung makeup mo, mura lang yan, hindi mahal, not expensive, okay lang yan. Even though your shoes, your dress are not expensive, your car, all your possessions are not expensive, okay lang yan. Basta ang mahalaga, nabubuhay ka ng maayos, matuwid, malinis, righteous in the eyes of God. Kaya di ba sinabi sa 1 Timothy chapter 6? 1 Timothy chapter 6, verse 6 and the following verses, for the love of money is the root of all evil. Ang pagmamahal sa salapi, ang pag-ibig sa salapi, ang pagmamahal, ang pag-ibig sa kwarta, ay siyang ugat, dahilan, reason ng kasamaan ng kasalanan. Maraming tao, umaalis, lumalayo, nawawala sa Diyos, no? Nagpa-backslide because of the love of money, dahil sa pagmamahal sa salapi. Amin po ba? Yes. Kaya sabi ni Benihin, after 20 years, I am now correcting my theology. No? He live a life of extravagant lifestyle. And not only Benihin ang dapat na mag-correct, marami pa sa Amerika na dapat mag-correct o i-correct nila ang kanilang theology. No? Kaya ako po, sanay po ako. Kahit na anong ipakain mo sa akin, pag kinakain mo yan, kainin mo yan. Kahit saan mo ako patulugin, okay lang yan. Minsan, ang tingin nila sa akin, Koreano ako. Minsan, ang tingin nila sa akin, Chinese ako. Yan. Pero hindi, ako ay full-blooded Filipino. Yan. Ang Carillo, Carillo po ako. Pag nakarinig ka ng Carillo, ako yung pinakagwapo. At ang Carillo is from Mambusao, Capiz. Walang aswang doon. Wala. Ikik lang. Okay. So number one, because death is certain. Death is certain. We have to accept Jesus Christ as our Lord, God, and Savior now, today. No? Karon, ngayon, hindun, sabi nga nila dun sa Ilonggo. No? So mga minamahal, ngayon dapat na si Christ ang Lord, God, Savior ng buhay natin.
Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once, and after this, the judgment. Itinakda, no? Sa tao, na minsan lang mamatay pagkatapos ay ang paghuhukom. Merong judgment, may paghuhukom, may parusa ang Diyos pagkatapos ng ating kamatayan. After death, no, merong parusa ang Diyos. It's either heaven or hell. There is no purgatory. There is no limbo, there is no gloria, only heaven or hell. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish in hell, but have eternal life in heaven. So there is no in-between. There is no gloria, there is no purgatory, there is no limbo, heaven or hell lang. Kaya para sa mga Katoliko, no, pasensya na, walang purgatorio. Yeah, wala. Diyan kumikita yung mga pare eh. Oo, eh. Pag nagwa yung mga prayer for the dead, diyan kumikita yung mga pare. Ganyan. So, mga minamahal, number two, bakit kinakailangan na mangalagad tayo sa Ginoo, no? Bakit ang kabubutan ng Diyos ay dapat nating gawin hanggang sa huling hininga ng ating buhay, till the last breath of our lives? Number two, because Jesus Christ is coming very, very soon. Malapit na pong dumating ang Panginoong Heso Kristo. Nung kami po ay nasa Israel, listen very carefully, nung kami po ay nasa Israel, para sa inyong kaalaman, ang Jerusalem ang capital ng Israel. Jerusalem is the capital of Israel. Pero sa panahong ito ngayon, ang Jerusalem wala sa Israel. Kinuha siya ng mga Palestine. No, kinuha siya. Inangkin siya. Kaya yung Jerusalem, nandoon ang napakalaking moske ng mga Muslim in Jerusalem. Kulay ginto, kulay gold, yung bubong ng kanilang moske. Sinahog nila ang Jerusalem, inangkin nila ang Jerusalem. But for your information, si President Trump ng Amerika, ang embassy, ang US embassy ay nasa Tel Aviv. No? Ang Tel Aviv, ito ay city. Ang Tel Aviv, ito ang capital ngayon ng Israel. Ano ang capital ng Philippines? Manila. At salamat sa Panginoon, sa buhay ni Mayor Isko, gumaganda na ngayon ang Manila. Manila is the capital of the Philippines before Jerusalem is the capital of Israel. Pero inagaw ito ng mga ibang bansa, inangkin nila ito na wala sa Israel. Kaya ang naging capital ngayon ng Israel is Tel Aviv. So nandun kami sa Tel Aviv na nakaraan. Kung bibisitahin ninyo yung Kingdom of Jesus Fellowship International fanpage, i-scroll ninyo pabalik, so makikita ninyo yung papunta ko namin sa Tel Aviv. Ngayon, listen very carefully. Nakikinig pa ho ba kayo? Yeah. Ang ginawa ni President Trump, no? Yung US Embassy nasa Tel Aviv, inalis niya. Inalis niya ang US Embassy, tinanggal niya, inilipat niya, tinransfer niya ang US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Bakit niya tinransfer? Kasi ang paniniwala niya, ang capital ng Israel ay Jerusalem. Dapat hindi Tel Aviv ang city, dapat ang Jerusalem ang city. Ngayon, kung tawagin ng Jerusalem is the old city of Jerusalem. Yan ang tawag sa kanya ngayon. Pero binalik ni Trump, no? Nakita ko yung US Embassy, no? Nakita ko, namasdan ko, napuntahan ko yung US Embassy sa Tel Aviv, sirado na siya. Building na lang. Gusali na lang. Wala nang laman, wala nang kasakapan, wala nang mga tao roon, wala nang opisina roon. Ang US Embassy ngayon ay nasa Jerusalem na. Nakikinig pa ho ba tayo? So, ibig sabihin, it means, binabalik na ang Jerusalem sa Israel. Ang ibig sabihin, malapit nang dumating si Kristo. Rapture of the church is about to take place at any moment now. Kaya kinakailangan na tayo ay maging maapoy, mainit, no?
Kaya nga, ang ganda ng sinasabi ng 1 Corinthians, no? 15:58, no? Busa, mga minahal kong kaigsungunan, tindog ka mo ng ligon, o dili matarog, pagkugi ka mo, kamunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod ka mo nga ang inyong pag-alagad, dili gayon mahawa. Ibig sabihin, huwag kang mag-backslide. No? Ang gawin mo, full blast na, todo na. Itodo mo na. Ibigay mo na lahat sa Panginoon. Huwag nang pag-ewang-gewang, huwag nang shiki. No? Talagang todo na. No? All out na kay Lord. Lord, sa iyo na ako. From head to foot, from skin to the inward part of my body, of my being, spirit, soul, and body, I am yours now. Sa iyo na ako. Bakit? Eh kasi, baka biglang dumating si Kristo, maiwan ako. Jesus Christ is coming very, very soon. I've been to Israel last November, last year. Yes. Yung libingan ni David, yung nicho ni David, yung pinaglibingan ni David, pumasok ako. Yung kuweba ni Elijah, pinasok ko. Kung saan nakatira si Jose, yung tatay ni Jesus nung siya'y nagatawang tao, yung carpentry shop niya, pinagtahan ko. Yung kung saan nag-iigip si Maria ng tubig, pinagtahan ko. Kung saan nagkasal si Jesus o umatin si Jesus ng kasalan sa Kana, pinuntahan ko yun. Yung lugar na tinirahan ni Jesus, Nazareth, pinuntahan ko. For the whole week, inikot namin ng Israel. Kulang ang 1 week. Kaya kinakailangan bumalik ng Israel as soon as possible. Amen. Sumama ka. Amen. Sama tayo. Sumama tayo. Gusto niyong makasama? Dapat all out kay Lord. Full blast na para kay Lord. Amen? Amen. Ibigay ng lahat sa Panginoon. Huwag nang shaky. Huwag nang malamig. Huwag lukewarm. Huwag carnal. Bigay todo. Bigay lahat. Kaya pag nag-offering, bigay lahat. Bigay buhay. Bigay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ngayon na. Huwag na bukas. Ngayon na. Dahil malapit nang dumating si Kristo. At ano ang sabi ng Matthew 24? Okay lang ba humaba ako? Ayos lang? Ano pa naman eh. Bukas pa naman kami sa Agusan del Sur. Magkakasal ako ron eh. Pwede hanggang alas 5, okay lang, no? Minsan lang naman ito eh. Hindi ko papaabutin ng alas 5, alas 4 lang. Na-check lang yun. Sabi nga noon sa Matthew 24, verse 12 to 14. Matthew 24, verse 12 to 14. Because of the increase of wickedness. Because the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. In this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Yun daw yun. Yan. Matthew 24. Tingnan nga natin sa Bisaya. Ang ganda na. Ganda. Yan. Praise God. Yan. Mateo 24:12. Yan. Anong sabing ganoon dito? Og tungod sa ano yan? Pagdangsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas. Okay, kahit na hindi tama yung pronunciation ko, okay lang na yun, naintindihan naman ninyo eh. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan
anon masayod nini ang tanang tawo ug unya maabot ang katapusan. Di ba ngayon, listen very carefully, sa Congress nakapasa na yung Soldier Bill. Ang ibig sabihin ng Soldier Bill, pag nag-preach ka again sa homosexuality, may parusa ka, makukulong ka. Magkakaroon na ng CR yung mga paklat, mga tomboy. Soldier Bill, nakapasa na yan sa Congress. Nakapasa na. Ang author niyan, si Geraldine Basista Roman, representative ng 1st District of Bataan. Siya ay isang lalaki, pero nagpa-sex change siya, nagpapalit ng pangalan, Geraldine na siya. Sinearch ko sa Google kung ano ang totoong pangalan niya, hindi ko nakita. Pero nalaman ko sa Google, sa Wikipedia, na siya ay Geraldine Basista Roman na, 1st District representative ng Bataan. Dati siyang lalaki, ngayon, babae na siya. Nagpaputol siya. Nagpakat siya. Wala na siya. So, ibig sabihin, babae na siya, pinalitan yung pangalan niya, yung birth certificate niya, pinalitan na. So, siya ay representative ng 1st District ng Bataan. Siya ang author nun. Meron siyang co-authors, 150 sila. So, nakapasa na sa Congress yan, sa lower house, ipapasa ngayon sa Senado. So, hindi siya dapat makumasa. So, again si Joel Villanueva, again si Senator Soto, and others senators. No? Kaya dapat ipag-pray and pass natin na huwag makapasa ang Soldier Bill. Kasi pag nakapasa yan, hindi ka na pwedeng mag-preach against homosexuality. Yung Sodom at Gomorrah, hindi mo na maiwali yan. Bawal na yan. Meron ng limitasyon. Kaya, ang ibig sabihin niyan, kung bakit ang mga baklat, mga tomboy ngayon, yung mga silahis, ay gusto nilang magladlad, no? Makilala sila, maging famous, no? This is not just an anti-discrimination bill, eh. No? They want to be recognized, eh. Ganun yan, eh. Sabi nga, tayo ngayon ay nasa modern Sodom and Gomorrah na. Ito yung sinasabi ng Biblia, the increase of wickedness. Ang kasalanan, ang kasamaan ay lalaki, lalawang, lalago, dadami. So pag hindi makakapasa ang Soldier Bill, aharangin natin yan. Kaya nung nakaraang, hindi ko alam mo anong date yun, 7 kami, mga leaders ng Body of Christ, nag-meeting kami sa Novotel sa Araneta Center, Cubao, para magpalagas ng petition against Soldier Bill. So ipag-pray, ipag-pass natin na huwag makapasa ang Soldier Bill. Kasi pag nakapasa yan, nagwali ka against homosexuality, hulihin ka. Bawal, baka makulong ka, may parusa ka. So dapat hindi siya mangyari. Pero ibig kong tukuyin, what I mean is this, ang dahilan kung bakit nangyayari na yan, kasi Jesus Christ is coming very, very soon. Malapit nang magwakas ang mundo, malapit nang dumating si Kristo, malapit nang mag-rapture of the church. So we must be ready. Nung ako'y nakarating ng Israel, when I was in Israel, at nakita ko nga na yung Jerusalem now, ay ginagawang capital ni Trump, President Trump, ay dito ko nakita ang talagang malapit nang dumating ang Panginoong Hesus Kristo. So brethren, this is not a joke. Hindi ito joke. Hindi ito biro. Totoo ito, kinakailangan ngayon, kung naninigarilyo tayo, bitawan na yan. Kung tayo umiinom ng alak, bitawan na yan. Nagsusugal ng bababae, bakla, tomboy, o ano man yung kasalanan ng ginagawa natin, isurrender na yan. Amen? Isuko ng lahat yan sa Panginoon. Magbalik loob na sa Diyos, magbagong buhay na. Hindi ang kumpil, binyag, baptism, joining a religion could save us. All these things cannot save us. Only Jesus can save us. Amen. So Jesus lang ang nakakaligtas. It is the blood of Christ that cleanses us from all of our unrighteousness. Yung dugo ni Christ ang siyang naghuhugas ng ating kasalanan. Sabi ng 1 John 1:8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, if we are saying that we have no sins, then we are liars.
tayo ay mga sinungaling, mandaraya, hindi nagsasabi ng totoo kapag sinasabi natin wala tayong kasalanan. Pero, if we confess our sins to Jesus, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Kung ating ikukumpisal, hindi sa pari ang ating mga kasalanan, kay Jesus direkta, sasabihin natin kay Jesus ang ating kasalanan, ihingi na tayo ng tawad kay Jesus, patatawarin tayo ni Jesus, at bibigyan tayo ng buhay na wala hanggang. Amen. Masarap na pumunta tayo ng langit, tama? Amen. Masarap lahat ng tao pumunta ng langit, amen? Amen. Lalo na yung ating mga mahal sa buhay. Kaya kanina, na-bless ako sa kanta ng mga kababaihan, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Tama yun. Dapat ang ating buong pamilya ay maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan nga natin muna sa Diyos ng ating Panginoon. Yan. Kaya ang sabi ng Galatians, Galatians 6:9. Anong sabi ng Galatians? Galatians. Ha? Didikit ko lang? Gano'n? Okay. Galatians. Yun. Hindi kasi ako marunong eh. Kaya basta ako na marunong. Galatians 6:9. Sabi rito. Nakita ninyo? Galatians 6:9. Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat ug maayo kay kon magmadaygon kita moabot ang panahon nga makaani kita gayud kita sa bunga mimi. Ay, yun na nga. Sabi sa English, let us not become weary in doing good. For at the time, we will reap a harvest if we do not give up. Ibig sabihin po, bawat pag nilingkod natin kay Lord, no, merong reward bigantimpala. May pabuya. May tao pa ba rito? May pabuya. Yan. May pabuya, may reward bigantimpala ang Panginoon. Kaya, akala ng marami, pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, walang biyaya, walang babuya, walang gantimpala. Mali. The reason why I am moving around the globe, ang dahilan kung bakit ko iniiwag ang Pilipinas at ang buong mundo, hindi dahil sa marami akong pera. Pastor Baltasar knows all these things. Wala pa akong business, wala pa akong part-time job, wala pa akong salary. I have no salary in the church. Yes. Wala pa akong salary sa church. Hindi nila binibigay sa akin ang tithes. No. I only have a small amount of allowance. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Pag binigyan nila ako, love gifts. Pakisabi, love gifts. Yung matapos akong mangaral, abutan nila ako, yun ang akin. Kaya nga lagi ako nakakot para maraming bulsa. May bulsa rito, may bulsa rito, may bulsa rito, may bulsa rito. Yung matapos akong mangaral, inabutan nila ako, yun ang akin. Pero wala akong sahod. Wala. Magkihintayin nyo sa akin. I have no salary, only allowance in the church. No? Yung mga members, pag inabutan nila ako, yun ang akin. Kung magkano ibibigay nila, 5 piso, yun ang akin. Kung 1 million, yun ang akin. Ganun po ako, ganun po kami. Kung magkano ibibigay sa akin, yun ang sa akin. Wala akong salary. May tao pa ho ba rito? Hindi ko sinasabi na ang mga churches gawin ito, kopyahin ito, or follow my example, no. Bawat churches, merong sariling style, merong sariling paraan. So, do it. But as for me, I have no salary, only allowance. I am just receiving love gifts. Kung magkano ibigay sa akin ng mga tao, yun ang binibilang ko, yun ang para sa akin.
yun ang para sa pamilya ko. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Palakpakan natin si Lord. Bago ako nagpunta rito, bago kami nagpunta rito, nanghingi kami sa Manila. Sabi namin, pupunta kami sa Mindanao. Kung sinong gustong magbigay, magbigay. Hiningian namin sila. Walang pwersahan, walang pilitan. Basta kung sino magbigay, bibilangin namin yun, yun ang pamasahin namin. Yun ang gagastusin namin dito. Amen po ba? Hindi nagbigay, nakarating kami. Nakakain kami ng bisayang manok at bisayang isda. So mga minamahal, ang ibig sabihin, merong reward si Lord. Meron tayong mansion sa langit. John 14 verse 1, there will come a time na meron tayong mansion sa langit. May tao pa ho ba rito? Yes. Meron tayong magandang bahay, magandang tahanan sa langit. No? Number 2, meron tayong corona sa langit. Crown. Yan. Yung mga mansion, mga crown, sa Sunday school tinuturo yan. So hindi ko na itatakel. Bahala na kayo dyan. Sa mga Sunday school yan eh. We have crowns, we have mansions in heaven, no? At yan ang dapat ituro sa Sunday school yung mga yan para inform yung mga attendee. Kaya nga may Sunday school para ituro sa kanila yung mga bagay na ito na hindi na nadadaanan na halos ng preaching. May tao pa ho ba rito? So we have crowns in heaven, we have mansions in heaven, no? At hindi lang yun, sa mundong ibabaw na ito, the Lord will bless us abundantly. Pagpapalain ka ng Lord sa mundong ibabaw na ito, papasaganain ka ng Panginoon. Bakit tayo, what are the reasons bakit kinakailangan tayong i-bless ni Lord? Bakit tayo kinakailangan i-bless ni Lord? Kasi yun ang karakter niya, yun ang nature niya. Anong sabi ng John 10:10? Juan Gis-Gis, basahin nga natin. Yan. Juan Gis-Gis. Basahin natin. Juan Gis-Gis. Yan. Anong sabi? Apan ang kawatan si Satan. Apan ang kawatan? Muwanihi? Arun lamang pagpangawat. Yan. Yan si Satan eh. Nagpunta lang daw si Satan sa mundong ibabaw na ito para magnakaw, mangawat. Ninanakaw niya yung ating kalusugan, kalakasan, pera, etc. No? Apan ang kawatan mo amin arun lamang mangawat. Pagpatayo og paglaglag. This is the character of Satan. Ano naman ang character ni Christ? Apa, niya ni ako, arun, makabaton, kamo, kinabuhin, magadayaon. Yun. Yun. Mianhi ako, arun, makabaton, kamo, ng kinabuhin, magadayaon. Anong sabihin ng magadayaon? Abundance. Abundant living. Yan si Christ. Naparito si Christ para bigyan daw tayo ng magdagayaon. Oh, you see? Naunawaan ninyo ako? Malapit na po akong magwakas. Hindi ko na paabutin ng alas 4. Kasi pupunta pa rin kami sa mga isla eh. Hindi ko na. Mamamasyal pa rin kami. Mamamana pa ba tayo? Naunawaan niyo, guess ninyo? Ang nais ng Lord, magadayaong kinabuhi. Abundant living, abundant life. Hindi nais ng Diyos na, I'm sorry ha for this, hindi nais ng Diyos na hindi ka makapag-mission, sakitin ka. Aboy. Sabi ko kay Lord, listen very carefully. Lord, I don't want to die in sickness. I want to die martyr. Not in sickness. But if you will allow me, I want to be included in the rapture of the church. Don't die anymore. Sabi ko, Lord, kung papahintulutan mo, if, kung,
kung inyo pong papahintulutan, ayokong mamatay sa sakit. Mamatay na lang ako ng martir. Mapuutan ako ng ulo dahil sa pangangaral kay Kristo. Kasi kung ako ay may sakit, nako, punta ka sa Mindanao, hindi pwede, agoy, agoy dito, agoy dito. Punta ka ng Bicol, hindi pwede, agoy. Punta ka rito ng Thailand, agoy, hindi pwede, agoy. So God wants to experience His goodness. Gusto ng Lord, healthy tayo. Amen! Pag sabi healthy, sino rito ang gusto may sakit? Wala! Lahat tayo gusto healthy. Gusto natin tumalong. Daigong-tang! Di ba? Na kailangan tumatalong tayo. E kung may sakit tayo, hindi tayo makatalong sa Panginoon. Kaya kinakailangan natin ng healing and miracle. And truly, Jesus Christ is the great healer. Amen. And number two, God wants us to bless financially. Financially. Bakit tayo kinakailangan i-bless financially? Anong gagamitin mo pambili, pampakal, pampalit? Anong gagamitin mo? Di ba pera? Pera! Punta ka ng tindahan, anong pampalit mo? Oh, pwede bang laway lang? Wala, pera yan. Mag-aral ka. Diba? Pumasok ka. Kumuha ka ng kurso. Ano gagamitin mo? Pera. Bumili ka ng damit. Palit ka ng damit. Ano gagamitin mo? Pera. Sakay ka ng barko. Sakay ka ng bus. Sakay ka ng aeroplano. Pera. Sakay ka ng single. O, dibili ka ng gas. Pera rin yun. Kailangan mo ng pera. And the Lord will bless us financially. Amen. Kasi kailangan mo yan eh. Diba? Yung iba, lumalago na yung mata. Anong pampalit mo ng salamin? Kapag wala ang salamin, hindi ka makita. Mag-pray ka na lang ng miracle. We need money. Amen? We need money. In the church, we need money. Kayo, hindi kayo nagre-renta. Kami sa Manila, nagre-renta kami. Mahal-mahal ng renta namin doon. Kalos yung offering namin, nauubos sa renta. Eh kayo, ang ganda ng church ninyo. Nakalutang pa sa dagat. Eh para sa mga nakikinig at nanonood, yung church natin dito nakalutang sa dagat. Hindi sila naniniwala, pero totoo. Isipin mo yun. So ibig sabihin, the Lord wants to gusto tayong bigyan ng Diyos ng gantimpala. Gusto ng Diyos sa palakasin na palusugin tayo para patuloy tayong makapagligtas ng kaluluwa, makapag-evangelize, makahayo. And number two, gusto ng Diyos na tayo ay mabless financially. Kasi gusto ng Panginoon, mabili natin lahat ng ating pangangailangan, needs, not wants, not duho, not extravagant lifestyle. Kaya kaawa-awa yung mga pumapasok sa scam. Ibigay mo ang 10,000 mo ngayon, magiging 100,000 yan. Yung 10,000 mo, aray, agoy, lipad. Bili ka ng coin na ganito, dadami pera mo, eh, patay ka. Kapag may nag-alok na ang pera mo biglang lalaki, iskam yan. Tandaan mo. Be wise as a serpent, be gentle as a dove. Kapag yung pera mo inalok ka na biglang lalaki, dadami yan, no, you know, that is a scam. Proverbs 28:20. Kawikaan 28:20. Malapit na akong magtapos. Yan. Ano sa Bisaya yung Kawikaan? Pangultihon. Hanapin ko rito. Pangultihon. Dito sa Bible, pangultihon pa yun? Pangultihon. Yan. Kawikaan 28:20. Nasaan yung Kawikaan dito? Wala ata. Ayun. Panultihon. Yun. Yung Kawikaan, wala. Panultihon, meron. Panultihon, 28:20. Tinan mo ha. 19 muna. 19. Are you still with me?
Malapit na ako magtapos. Panultihon, 28, 19, hanggang 20. Daghag makaon ang mag-uuma nga kugihan. Sino yung mga daghang makaon? Mag-uuma nga kaugihan. Apan ang nagtimuha sa mga buta nga walay kapuslanan magpabilin sa kalisdanan. Ayun. Kinakailangan pala, masipag ka. Magtanim ka. Magtrabaho ka. Magnegosyo ka. Mamana ka. Kung tatamat-tamat ka, nakakangaka lang, walang mangyayari sa'yo. Naghihintay ka ng biyaya, walang mangyayari sa'yo. Invest ka na, invest ang mga scam. Anong mangyayari sa'yo? Patay ka. Kakapa-kapa ka na. Walang pera, waay kid. Sabi nga yan. Asa na yung pera ko? Wala na. Bili ka ng coin. Yung mga, meron yan, mga coin-coin. Bili ka ng coin. Alam nyo ang mga scam, sa una lalaki pera mo. Sa huli, ubos yan. Parang kasino, punta ka ng kasino. Sa una, mananalo ka. Sa huli, ubos pera mo. Ang panalo, kasino. Magsugal ka, mananalo ka. Hindi ka titigil, susugal ka uli. Talo ka. Ano sabi sa ayan talo? Perde. You see? 20. Paniltuhon, 28, 20. Ang tao nga dili iimbungan, magkinabuhi nga madagayon o malipayon, apan kung magtimuha ka nga madato pagdali, ikay pagasilutan. Yeah. Ang sabi ganon, a faithful man will abound with blessings, will richly be blessed. Amen po ba? Yung mga masisipag at yung mga matatapat, faithful, loyal, yun daw ang binibless ni Lord. Amen. Masipag ka. Masipag. Magtrabaho ka. Magtanim ka. Mag-isda ka. Magpana ka. Mangalagad ka sa Ginoo para marami ng love gifts. Kung di ka marunong magpalo, ako ng love kit. Hindi ka magaling mangaral, walang love kit. Galingan mo sa mga ngaral. Para maraming love kit. Palo up ka ng palo up. Magpahumayo ka, mag-evangelist ka. May tao pa ho ba rito? Ngayon, ang sabi ng Biblia, mag-save ka, huwag ka magastos. Yung iba, pag kumita ng pera, bili ka agad ng Red Horse. Sugal ka agad, isigarilyo ka agad. Oh. Hindi ka no. One day millionaire. Kaya kinakailangan mag-save ka. Saan ka mag-save? Sa alkansya. Wag sa ano? Sa scam. Sa buya. Oh. Sa alkansya ka mag-save. Sa banko ka mag-save. At saan ka mag-save? Dito. Saan ka mag-save? Dito. Offering. Ilagay mo yung tithes and offerings mo kay Lord. Amen? Amen. I'm not kidding. Diba ang sabi ng Malakay 3:8-12? The Lord will pour out so much blessings that there will be no room enough to contain it. Ibi-bless ka ng Panginoon. Be a tither. Be a supporter. Tumulong tayo sa pagliligtas ng kaluluwa. Alam ba ninyo na bisita ako ngayon dito, diba? Sa tingin nyo? Hmm. Hindi na. Magiging taga rito na ako, magkakasama na tayo ng lubos na lubos. Amen? Gusto nyo ba yun? Kaya mag-aaral ako ito ng Bisaya. Mabisa mag-aaral ng Tagalog. Babasahin ko ito ng babasahin. Para pagbalik ko rito, talagang Bisaya talaga. Eh, si Pastor Menchi, pinapatagal kami rito eh. Eh, sabi niya, Pastor Bertasar, pinapunta mo sila rito, pinapauwiin mo naman kaagad. So, a faithful man will abound with blessings. I'm almost done, malapit na ako magwakas. Pag ikaw ay... Matapat.
ano sa Bisaya yung langgam? Ibon. Yung langgam. Ibon. Sa Manila. Almigas. Kala ko may kipunin. Yung langgam, yung almigas, di ba? Yan. Ang sabi ng Biblia, yung mga langgam, yung mga almigas, masisipag. Right? Hardworking, industrious. Oh, Proverbs 6. Oh, industrious yan, di ba? Pag-araw, anong ginagawa ng mga ulmigas pag-araw? Proverbs 6:6-11? Proverbs, panil... Panultuhan. Sa isa-is hanggang 11. Panultuhan sa isa-is hanggang 11. Yun. Naghakot sila ng mga pagkain every summer time, di ba? Sipag yan. Gano'ng kalaki yung ulmigas? Oh. Liit lang nila. Oh. Pero masipag sila. Oh. At alam ba ninyo, ang mga ant, ang mga langga, mga ulmigas, hindi yun. Baka makakita ka ng langgam, lumilipad o ba? Pag nakakita ka ng langgam na lumilipad, gamo-gamo yun. Ano yung gamo-gamo yung mga ilaw? Yun. Anitapta. Ganito. Yung mga langgam, wala raw silang leader. Walang commander, walang chief, wala silang pastor. Meron silang sariling initiative, motivation, may sarili silang kusa. Hindi kagaya ng maraming mga bata. Pumasok ka na. Hindi, asawa na muna. Pag-aral ka na, pumasok ka na, maglabang, magsipag, etc. Pinapaalalahanan, sinasabihan, ang langgam, hindi. May sariling initiative, may sariling kusa. No chief, no commander. But they are hardworking, they are industrious. During summer, no? They store food in the barns. Nag-iipon sila. Ganyan daw dapat tayo. Maging masipag, mag-ipon, at maging tapat. Maging tapat sa paglilingkod sa Diyos, maging tapat sa pagkakaloob. Ikalawang, Unang Korinto 4:2. Unang Korinto 4:2, before I close. Unang Korinto. Yan. Praise God. Yan, Unang Korinto 4:2. Kaya yung mga nakikinig at nanonood, mag-aaral na rin kayo ng Bisaya. Bisaya kuway namo. Tama ba yun? Unang Korinto 4:2. Oo. Ay. Iba pala yung binasa ko. Ikalawang Korinto pala yun. Mali. Unang Korinto 4:2. Yan. O kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Ang sabing ganoon, dapat daw yung mga steward must be found faithful. Yung mga katiwala. Tayo ay mga katiwala, mga steward. Hindi tayo owner. Pinagtiwalaan lang tayo ng Diyos. O, hindi tayo may-ari. We are not the owners of our lives. We are just stewards, mga pinagtiwalaan lang. Ano man yung meron tayo sa mundong ibabaw nito, we are just stewards. We are not the owners. Amin po ba? So, kinakailangan daw, stewards must be found faithful. And listen very carefully. If you are faithful, no, to God in every areas of your life, truly the Lord will bless you abundantly. Yung mga matatapat na anak ng Diyos, mga Kristiyano,
may reward, may gantimpala, may pabuya sa Panginoon. Lahat ng mga matatapat na Kristiyano may pabuya kay Lord. Hindi po. Di ba pag ikaw ay nagtrabaho, pag nagtrabaho ka, di ba may sahod ka, may sweldo ka? O, di ba? Ngayon, pag ikaw ay matapat na nagtrabaho, di ba meron kang bonus kay boss mo? Tama ba? Ano yung bonus? O, yun. Ganun din kay Lord. May bonus. Masang alam ko lang, alam ko lang, October 4, 1985, na born again ako. October 4, 1985, I got born again. I received the Lord Jesus Christ in my heart, no, as my Lord, God, and Savior. Then 1998, I entered the full-time ministry. I left my job. Yung aking tinapos, yung aking pinag-aralan, yung business, trabaho, iniwanan ko, I entered the full-time ministry. No? Ngayon, nais ko lang maglingkod, mangalagad sa Ginoo. Magligtas ng kaluluwa. To give my life to the Lord. Fully surrender my life to the Lord. I just want to preach the gospel of Christ. No? No hindrance. No? All of my life, I just want to preach the gospel of Christ. And now my reward, I am moving around the globe. This is my reward. Amen. If you are faithful in preaching the gospel of Christ, the Lord will reward you. Ang pangarap ko lang noon, ang ambition, ang gusto ko lang noon, mag full time, wala nang sagabal, wala nang hadlang, maglingkod sa Diyos, kahit na walang sahod, walang salary, walang SSS, walang PhilHealth, walang pag-ibig pa, no security, just to serve God. Kahit na walang salary, okay lang. Alam niyo ba ninyo, naranasan ko na nagpipreach ako, ang mga damit ko second hand, sapatos ko second hand, lahat ng kasuotan ko second hand. Nagpipreach ako, ang pitaka, wala akong pitaka, wala akong pera, walang laman ng bulsa ko. Naranasan kong lahat yan. Naranasan kong walang makain, walang matarahan, walang maisuot. Naranasan ko yung mga anak ko nag-aaral, walang baon, mahaba ang buhok, yung mga damit, butas-butas. Wala kami pambayad sa school. Promissory note lang. Pero after ng mga sacrifices, ang Diyos pinagpala kami. Amen. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Pag nagtanim, may pag-ani. Pag namana, pista. Eh kung nga lang, walang mangyayari. A faithful man will abound with blessing. Merong reward ang Panginoong Diyos. And truly, this is the time of the Lord is giving us a reward. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, maayo gyud sang Ginoo. Sabihin mo sa kadami mo, maayo gyud sang Ginoo. Again, ulitin mo, maayo gyud sang Ginoo. May buhay na walang hanggan, may kagalingan, may himala, may pagpapala, may blessing. Gawin natin ang pinaka-the best kay Lord, ibigay natin ang pinaka-the best kay Lord, meron siyang reward. Amen. Amen. And lastly, alam ba ninyo, 2 Corinthians 8:5, 2 Corinthians 8:5, 2 Corinthians 8:5, 2 Corinthians 8:5. Yan. Malapit na tayo magtapos. Kalawang Korinto 8. Simula natin sa verse 1. Sa verse 1. 2 Corinthians 8:1 to 5. Mga igsoon, buot namo nga masayod kamo sa nahimuo sa mga ano yan? Simbaban dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Diyos. Gisulayan sila pag-ayo, pinaagi sa mga kalisdanan, mga ilang gisagubang apan ang ilang kalipay. Labihan kadako ug tungod. Mini, basa mo nga, Pastor Baldasar. Lakasan mo nga, malakas boses to, nakalulod ko ng mic eh. Ikalawang Korinto 8:1-5. Mga igsoon, buot namo nga masayod kamo
sa nahimo sa simbahan dito sa Macedonia. Tungod sa grasya sa Dios, gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa kalisdanan nga ilang gisagubang apan ilang gikalipay. Labihan kadako og tungod niini naging apin ang ilang pagka mahinatagol bisan sila mga kabos kaayo. Nagpamatuon ako nga sumala sa ilang maalangan o naglaraw pa gani niini. Naghatag sila gikan sa kaugalingong tabubuton. Yan. Tapos na ang gapay? Patuloy. Sige, tuloy. Mihangyo sila tanamo. O gani namugos nga tugutan sila sa pagtabang sa katawhan sa Dios dito sa Judea. O ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadtog sa Ginoo. Unya giisip pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Gituman sab nila kini. Yeah. Yan, nakuha, narinig ninyo? Amen. Mayaman ba sila? Hindi. Naghihirap, naghihikahos. Ang tanong, nagbigay ba sila kay Pablo? Amen. Tumulong ba sila, sumuporta ba sila? Amen. Amen. Kaya yun ang mali ng marami, yun ang wrong ng marami. Sabi nila, bakit pa kami magbibigay ng tithes and offerings, mga mahihirap kami? Bakit pa kami susuporta? Bakit patutulong kami? Mahihirap na kami. Dapat nga kami patulungan eh. Pero iba ang Macedonian churches. Despite of extremely severe poverty, sabi na ng sobrang hirap nila. Sabi nila ni Pablo, hindi, tutulong kami. Magbibigay kami, magkakalob kami. Amen. Amen. Okay. At ano ang sabi ng banal na kasulatan, sa huling panahong ito, alam ba natin sa huling panahong ito, in these last days, in this final hour, alam ba ninyo na ang kayamanan, pakisabi kayamanan, ang kayamanan ng mga masasama, the wealth of the wicked shall be laid upon the just. Narinig nyo na yung preaching na yun, yung teaching na yun, that the wealth of the wicked shall be laid upon the just. The sinner's wealth are in store for the righteous. Yung mga yaman ng mga masasama, ibibigay sa mga Kristiyano, sa mga matutuwid. Bakit ibibigay ng Diyos yung kayamanan ng mga masasama sa mga born-again Christian? Number one, to enjoy the goodness of God. And number two, for the propagation of the gospel of Christ. Kinakailangan na ang church ay yumaman, sumagana. Kasi gagamitin natin yan, pambayad ng radio, pambayad ng television, pambili ng sasakyan, pambili ng mga sound system. Guess po ba tayo? Pambisyon para ikutin natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Ipipinance ng Lord ang gospel. The worldwide evangelism, ipipinance ng Lord. At ang gagamitin ng Lord para ipinance ang gospel tayo. Yung mga matatapat na nagbibigay ng mga ikapot handog, yung mga matatapat na sinusuportahan ang mga totoong lingkod ng Diyos. Yung alam nila ang mga totoong lingkod ng Diyos sa talagang nagbibigay ng buhay. Na nagmamahal sa mga kaluluwa, nananalangin, nag-aayuno, at umiikot sa buong Pilipinas, buong mundo para magligtas ng kaluluwa. May tao pa ho ba rito? Kaya alam ninyo, si Eliseo, habang siya nagmi-mission, Sunamita, sabi ng Sunamita sa asawa niya, sabi sa asawa niyang lalaki, tuwing darating dito ang lingkod ng Diyos, lagyan natin siya ng kwarto. Lagyan natin siya ng lampara, ng table, para meron siyang pahingahan,
habang anong gawin ng kanyang pagmimisyon, makapagpahinga siya. Gusto ko pong sabihin sa inyo, para ipaalam ko ito sa inyo, binigyan po ako ng kwarto ni Pastor Ramechi, hindi po ako natulog. Nag-pray po ako, puyat po ako, nakaluhod po ako, hindi nila alam. Ang akala nila, nagpapahinga ako, akala nila tulog ako. Pastor Baltasar, hindi. Nagpipray ako ng madaling araw, nakaluhod ako. Pumapatak ang luha na sa araw na ito, pagpalain kayo ng Diyos. Pag-uwin ko na lang ng Maynila, magpahinga. Ang gagawin ko na lang dito, kumain ng manok na Bisaya at istang Bisaya. May tao pa ho ba rito? So mga minamahal, mga kaigsunan, mga kauban, padayon tayo sa pangangalagad sa Ginoo. Padayon tayo sa paggawa sa kabubutan sang Ginoo. Amen? Huwag maghihina, huwag manlalamig, huwag aatras, huwag susuko. At gusto kong sabihin sa inyo, hindi nyo na ako bisita ngayon. Kasama na ako dito at palagi na ako dito. Magkakasama-sama na tayo. Amen po ba? Yung mga laging nagpupunta rito, ako na ang kapalit. Tayong lahat dito ngayon. Iyumuho tayo at pumikit. Iyumuho tayo at pumikit. Sige, iyumuho tayo at pumikit. Iyumuho at pumikit, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Huwag mo munang kakausapin, huwag mo munang kakalabihin ang katabi mo. Hallelujah. Sa oras na ito, patatawarin ka ng Diyos. Babaguhin ka ng Diyos. Sa oras na ito, pagagalingin ka ng Diyos. Gagawa ka niya ng himala. Ang mga prayer request mo, sasagutin ng Panginoon. Hindi biro ah. Galing ng Maynila, pumunta kami rito. Malaking pera yun. Walang sacrifices. Pero pinapunta kami rito ng Panginoon dahil mahal ka ng Diyos. May mga nagkaloob para makarating kami rito. Kaya kayong mga nakikinig at nanonood saan mang Pilipinas at saan mang mundo, those who are watching and listening right now, continue to support and bless the Kingdom of Jesus Fellowship. Continue to bless and support, pray and fast the man of God. At sinasabi ko, I am no longer a guest in this place. Magpapatuloy ako rito at magpapatuloy ako sa Mindanao, sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. You will serve the Lord. Serve the Lord, we will serve.
hindi tama, patawad po. Kami po ay nagumilom ng alak, habido, naging gabido, naging bakla, naging tomboy, patapos po. Kami po ay naging immoral, patapos po. Naging babaero, lalakero, patawad po. Kami po ay naging hindi namin na ginagampanan ang tawag mo, hindi namin nakakalagad sa iyo, Ginoo. Ang kabubutan mo ay hindi namin ginagawa. Kami ay malamig, cold, lukewarm, doubter, full of unbelief, patawad po. We are not giving our tithes and offerings to the Lord, patawad po. Kami ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, reliyon, mga santo-santa na gawa ng tao, patawad po. We are not supporting the mission. Binabackfight namin ang aming mga kapatiran, ang mga lingkod na Diyos, inaaway namin, dinidivide namin ng church, nakaago kami ng mga attendant, mga tupang, patawad po. We are after the position, the glory, and the money, patawad po. Sige po, kung ano pa yung gusto niyong ihingi ng tawad sa Panginoon, at sa paglapit niyo sa harapan, tanggapin niyo ang kapatawaran ng Diyos. Tanggapin niyo rin ang gagalingan. Pagkatapos nito, lalakad ka na. Kung hindi ka nakakapagsalita, makakapagsalita ka na. Kung hindi ka nakakakita, makakakita ka na. Kung hindi ka nakakarinig, makakarinig ka na. Ang mga bukol ay lulubog na. Ang mga sakit at karamdaman ay pagagalingin na ng Panginoon. Sige po, kausapin ko ang Diyos personally. Talk to God personally. Tayo maging lahat ng mga nakikinig at nanonood saan mang panig ng Pilipinas at buong mundo. I-promote mo ang Kingdom of Jesus Fellowship. I-promote mo ang lingkod na ito ng Diyos. Hangarin mo na makarating sa iyong kinalalagyan. Suportahan, ipanalangin mo, ipagayunan mo ito. Sapagat ito ay totoo. Totoo si Jesus ang ipinapangaral dito, tinataas na kanya. Nilalawa natin, dinadakila. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. The Lord, we
Sa aming mga pastor at pastora, sa aming mga kamanggagaba sa lugar na ito, to all our leaders in this place, Father, more of your strength, more of your help, Father God, more of your wisdom and knowledge and revelation and understanding, more of your anointing and more of your power, Lord, maglingkod sila sa iyo, huwag sa pera. Maglingkod sila sa iyo, huwag sa glory, huwag sa promosyon, at huwag hatiin ang church, huwag itibay ng church, huwag magkabahabahagi, magkaisa, magmahalan, at magpatawaran. Maging maalab, maapoy, mainit sila sa iyo, Panginoong Diyos. So, Father, right now, iiwan ko sa kanila ang iyong puso, Panginoon. Iiwan ko sa kanila ang iyong kapangyarihan, dakilang Diyos, pansamantala, hanggang sa muli kong pagbabalik. And Father, I am praying, bless them financially and abundantly. Lahat po ng kanilang magagandang pangarap para sa buhay nila, sa pamilya nila, at sa ministeryong pinagkatiwalaan niyo po sa kanila sa lugar na ito. Panginoong Diyos, ibigay niyo po lahat ng kanilang pangangailangan. And let them prosper, I pray, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Shall we sing that song once again? I will serve the Lord. Make it personal. I will serve the Lord. Yung mga lumapit sa harapan, pakitaas nga po ang dalawang kamay patungo ng langit. Pastor Baltasar, pakitulungan mo naman ako. I will serve the Lord.
So Father, right now, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, the Lord has for me in my house, I will serve the paraan ang sabi ng Diyos at ibibigay mo sa akin ng mas malaya ang iyong buhay ngayon ang sabi ng Panginoon. Ito ang panahon ng mas mataas mong paglilingkod ang sabi ng Diyos at patuloy kong itataas ang iyong buhay ang sabi ng Panginoon. Tuloy-tuloy na pag-angat ang sabi ng Panginoon kung ikaw ay susunod sa akin at kung ikaw ay magtitiwala sa akin ang sabi ng Panginoon. Ibibigay ko sa iyo ang sabi ng Diyos ang lahat ng iyong kakailanganin. Lahat ng mga pangangailangan mo ay isusumpay ko ang sabi ng Diyos. Kung ipagkakatiwala mo sa akin ang iyong buong buhay, ang sabi ng Panginoon. Malaya kang ikilos at malaya kang gagawa para sa akin, ang sabi ng Panginoon. At sa paggawa mo ng mga bagay na ipapagawa ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon, ay sasamahan kita, ang sabi ng Diyos. Iaayos ko ang marami sa buhay mo, ang sabi ng Panginoon. Iaayos ko ang buhay mo mismo, ang sabi ng Diyos. Loob at labas ng iyong buhay ay iaayusin ko, ang sabi ng Panginoon. At ikaw mismo ay magugulat ka sa mga pagbabagong mangyayari sa iyo, ang sabi ng Diyos. At ikaw mismo, makikita mo sa sarili mo ang mas mataas na pagbabagong nangyayari. At ito'y magaganap ngayon na, ang sabi ng Panginoon. Ikaw ay tinawag ko para manatili, magpakumbaba sa aking harapan. At sa iyong pagpapakumbaba, ay itataas kita, ang sabi ng Panginoon. Ipaayos mo ang iyong buhay sa akin at aayusin ko ito sa paraang nais ko, ang sabi ng Diyos. Sa paraang gusto ko, ang sabi ng Lord. At sa pag-aayos ko ng buhay mo, dito mo makikita na ikaw ay higit ko pang sasamahan, ang sabi ng Panginoon. Father, for your own glory alone, let it blow. Kurawa ba siya, nalawa ba siya, biyan na rababakanda. Kurawa siya, narabakanda, rabashi kiriribiya, yahan, narabas. Karabashi kiriribiya, yahan, narabas. Kurabashi kiriribiya, yahan, buksan mo ang buhay mo, sabi ng Diyos, sapagkat hindi pa ito nakabukas, ang sabi ng Lord. Hindi pa ito bukas na bukas para sa akin. Meron ka pang itinitira, ang sabi ng Panginoon. At ang nais ko ay buong buhay mo, ang sabi ng Lord. Hindi ko nais ang kalahati at hindi ko nais ang hindi perpektong paglilingkod, ang sabi ng Panginoon. Dahil ang nais ko sa buhay mo ay buong buhay, ang sabi ng Lord. No reservations, ang sabi ng Panginoon. At huwag mong limitahan ang sarili mo, ang sabi ng Lord. Huwag mong tignan ang iyong kakulangan, ang sabi ng Panginoon. Tignan mo ang aking kakayahan at ang aking kalakasan sa buhay mo, ang sabi ng Lord. Sa iyong pagtayo sa harapan, ang sabi ng Panginoon, maraming tao ang magtitiwala sa iyo. Maraming tao ang mananalig sa iyong mga sasabihin, ang sabi ng Panginoon. Kung ikaw ay magbibigay sa akin ng buong buhay mo, ibibigay ko rin sa iyo ang aking buhay, ang sabi ng Panginoon. Ang puso mo'y papalitan ko ng aking puso, ang sabi ng Panginoon. Upang maramdaman mo ang nararamdaman ko, ang sabi ng Lord. Upang maramdaman mo ang nararamdaman ko para sa maraming kaluluwa, ang sabi ng Panginoon. At ipararamdam ko sa iyo ito para ikaw mismo ay maranasan mo ang paghakot ng mas maraming kaluluwa, ang sabi ng Lord. Sapagkat ito ang nais ko sa iyo, hakutin mo silang lahat, ang sabi ng Panginoon. Ang buong mong pamilya, ang sabi ng Lord. At ang mga taong makakasalamuha mo ay hakutin mo para sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano ko sila kamahal. Kaya ang puso ay papalitan ko ng aking puso, ang sabi ng Panginoon. Para maramdaman mo kung gaano ako umiibig sa mga taong iyon, ang sabi ng Lord. At ipapakita ko sa iyo na sa paghamon mo sa iyong sarili na gawin ang aking ipinag-uutos, hahamonin ko rin ang maraming tao na ikaw ay suportahan, ang sabi ng Panginoon.
Pero ang glory alone, Father, just let it flow. Just let it flow! Kurabakanda la bashikarabayan. Kurabashanda la bakanda la basikiribiyaya handa la basaka. Kurabashanda la bakanda la bakan. Payayamanin kita ang sabi ng Panginoon at ang mga palad mo'y gagamitin ko para magkaloob. Payayamanin kita sa isang paraang hindi mo alam ang sabi ng Diyos. Payayamanin kita sa paraang hindi sa kakayahan mo ang sabi ng Lord, kundi sa kakayahan ko at sa lakas ko at kapangyarihan ko. Payayamanin kita upang suportahan ang iglesia ang sabi ng Panginoon para i-finance ang lahat ng pangangailangan ang sabi ng Lord. Bukod sa mga pangangailangan mo sa iyong sarili at personal na buhay, hihigitan ko pa ang mga pagpapala sa buhay mo para ikaw ay makasuport at makatulong ang sabi ng Panginoon. Iingatan kita ang sabi ng Panginoon at iingatan ko ang mga kayamanang ibibigay ko sa iyo ang sabi ng Lord. Sapagkat ito'y para sa akin. Mula ito sa akin at ito'y para sa akin ang sabi ng Panginoon. Ikaw ay gagawin ko lamang katiwala ang sabi ng Diyos. Kaya naman ang pag-iingat ko isa sa iyo ang sabi ng Lord upang hindi masayang at hindi mawala ng kabuluhan ng lahat ng pagpapalang ibibigay ko sa iyo. Kumanda ka ang sabi ng Panginoon sapagkat marami ang magsasabi sa iyo ng dapat mong gawin ngunit hindi iyon ang gagawin mo. Sapagkat sa akin ka lamang makikinig ang sabi ng Panginoon. Makipag-usap ka sa akin ng isang mas malalim na pakipag-usap ang sabi ng Lord at sasabihin ko sa iyo ang mas malalim na pagkakagamit mo at ng mga kayamanang ibibigay ko sa iyo ang sabi ng Panginoon. Lahat ng lalapit sa iyo'y aalisin ko ang sabi ng Lord. At lahat ng may mga tangka na hindi maganda sa iyo ay wawasakin ko ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ako mismo nagbigay sa iyo ng kayamanan ay ako rin ang mag-iingat ito. Kaya iingatan ko ang buhay mo at ang lahat ng mapapasa iyo ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang kalooban ko ay sumuporta ka at ito ang gagawin mo para sa akin ang sabi ng Panginoon. Walang higit na nakakakilala ng iyong asawa ang sabi ng Panginoon, kundi ikaw ang sabi ng Lord. Kaya naman ang puso mo ay nilalagay ko sa kanyang puso ang sabi ng Panginoon. At kung paano inilalagay ko ang iyong puso sa kanya, ay inilalagay ko naman sa iyo ang aking puso ang sabi ng Panginoon. Upang nang sa gayon ang lahat ng pagsuporta mong gagawin sa kanya, ay magiging mas malakas kaysa dati ang sabi ng Panginoon. Ikaw ang magtutulak sa kanya sa mga panahong siya ay nanghihina. Ikaw ang magtatayo sa kanya sa mga panahong ang kanyang mga paa ay ayaw tumayo ang sabi ng Lord. Ikaw ang mag-aangat sa kanya sa mga panahong siya ay nagiging mababa ang sabi ng Panginoon. At ikaw ang magbibigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang maraming laban na aking ibibigay sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang kalakasang ito ang sabi ng Panginoon at higit kang makakatulog sa kanya. Walang higit na gagawa nito kundi ikaw ang sabi ng Panginoon. At ikaw mismo makikita mo sa sarili mo na may mga pagbabagong mangyayari at magaganap sa buhay mo. Hindi lamang sa iyo kundi sa buong mong pamilya ang sabi ng Panginoon. Hahakutin mo silang lahat papunta rito ang sabi ng Diyos. At ikaw ang gagamitin ko para sa kanilang mga buhay. Ang pagpapalang kanilang natatamasa ngayon ay hindi pa sapat ang sabi ng Panginoon. Ngunit sa paghakot mo sa kanila papunta rito ang sabi ng Diyos, higit na pagpapala ang kanilang mararanasan. Maging ang mga anak mo ang sabi ng Diyos, hahakot sila ng pagpapala ang sabi ng Panginoon. At hahakot sila ng maraming magagandang bagay. At ito ay pangungunahan mo sa kanila ang sabi ng Panginoon. Kung paano ang iyong asawa ay tumayo bilang pastor ang sabi ng Panginoon, ikaw rin naman ay tinatayo ko ang sabi ng Panginoon para pangalagaan ang aking mga tupa. Ngunit higit sa lahat, ikaw ang umaalalay at ikaw ang aalalay sa iyong asawa ang sabi ng Panginoon. Magiging kalakasan kanya kung paano ako ang kalakasan mo ang sabi ng Panginoon. At ikaw ang siyang magbibigay sa kanya ng magagandang salita na magpapaibayo ng kanyang matinding paglilingkod sa akin. Ikaw ang magpapayo sa kanya ng maraming bagay at
maraming bagay na pagdidesisyonan niya at ikaw ang magbibigay sa kanya ng maraming aral na magpapanatili sa kanya sa aking kalooban. Kaya humanda ka, aking kapatid, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang iyong role na gagampanan ay hindi mo pa nagampanan kahit kailan. Kaya ihanda mo ang iyong sarili sapagkat mas mataas na tungkulin ang iniatang ko sa iyong mga palikat ngayon, ang sabi ng Panginoon. Huwag mo itago, i-hide, i-cover ang iyong sarili, huwag mong ihiwala iyong sarili, at huwag mong sabihin, tama na to, ganito na lang ako, o ganyan ka na lang. Pakinggan mo ito, ito ang panahon na ilalabas ka ni Lord. Ipapakilala ka niya, itatanya ka niya, gagamitin ka niya more mightily, effectively, in this panilama. So Father, for your own glory alone, let your anointing come upon her. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the living God, the Spirit of God. At Lord, lahat ng mga nakikinig, mga nanonood sa oras na ito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, Panginoon, anuman ang kanilang sakit, anuman ang kanilang ramdaman, anuman ang kanilang mga pangangailangan, sa oras na ito, gawan niyo po sila ng himala. Makakita ang hindi nakakakita, makapasalita ang hindi nakakapasalita, makarinig ang hindi nakakarinig, makalakad ang hindi nakakalakad. Ang bukol ay lumubog, anumang sakit, anumang karamdaman, pagalingin mo, anumang kahirapan, solusyonan mo at bigyan mo ng katagumpayan at kasaganaan, anumang problema, anumang pagsubok laban ng buhay, iahon niyo po sila. Pagpalain niyo po ang mga lahat ng mga nakikinig at nanonood, sapagkat hindi nagkataong siya'y nakikinig at nanonood, may magandang plano pa sa kanyang buhay. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa'yo magsabi na, Amen. Palakpakan natin. Sabi ko lang sa kay Pastor na okay man siya, maayo man ang dagan sa iyang pagwali o mga healing. Ako gaya na bless ganit ko sa ako nga sakit-sakit sa ako mata. Na ano po yung mata nyo? Sumasakit po? Sakit, ngayon Makati ba? Ah, Makati. Ngayon? Wala. Nawala po ngayon. Wala. Matamat ko sa kay Pastor, nawala na sa Dino. Wala yung nag-ayo sa ako. Mata nga sakit na magkakol. Makati ba? Kaya, pangalan ko, Pito Samson Junior. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, praise ni Pastor Ipe, kasi nakakatakot talaga. Kasi po, pag hindi ka talaga nagtiwala sa Panginoon at hindi ka nanalig sa Panginoon, talagang apupunta tayo sa inferno. Kaya, nagpasalamat talaga ako na pumunta kayo ni Pastor, kayong Pastor Aroan, Pastor Aibon, dito na nung mga ano namin yung paghihirap namin dito na natambalan, pinaagi sa pag sa mga puno ipakao ni Pastor Rico sa amin na natambalan ang mga sakit sa mga bibig natakot na pinatakot namin baka balang araw darating na Panginoon hindi kami makasama dito sa tirahan na pinahanda niya sa atin. Kaya masalamat talaga ako na may wish na may mga lingkod ng Panginoon na dumating dito sa church namin na sa Surigao del Sur, Pastor Rafael, kahit wala siya, pero andito kami nagsimba kasi sabi ni Pastor, padayon lang sa pag-alagad ng Ginoo na diligay mo atras o kanunay magpasa dos korento, uno korento si Quintero at so na 1558 na barong kaligod ang diligay matarong bisang pa sa mapagsulay ang mabot sa mo ang kinabuhi kaya talaga patuloy kami maglingkod sa Panginoon lahat kasamahan ko gusto ko na makapaglingkod silang lahat at sa kayong anak ko yun lang po mga salamat po sa kanila mga lang yun kung siya natang yun
Salamat yan ay naman kayo ngayon ang pagpahan. Nanap ko ikaw ang katulong katulong ko na ako mga anak. Napapasalamat sa Ginoo. Akong mga anak, nabutis mo na, yan ay naapoy na maraming balik sila sa mga bisyo. Kaya kung diyan po sa Ginoo na nabalik na sila. Kahilak ba daw ko kada simba na ako nga po, perfecto po nga. Sige simba din eh. Kaling ang sa mga lahat kong din sa simbahan, tabang ko. Kahilak ko sa akong pamilya kay na naman po eh. Imbes na namita na nato, na po eh. Wala mo tulod, tulog ko. Karong duha to, namang isa, nang anhiman po din simba ko. Kuman. Salamat po sa Ginoo nga. Nadala na po natin isa. So, sinaw kanina. Nadako po salamat sa Ginoo nga. Anhim mo din eh. Ang kasagarang guha mo mga kaisunan din po. Mura mga luya ng uban. Nadako po salamat kayo nga na ang kukaw ang mga tumunod ka ng luya. Sa po sa pagtawag na ako primero, ubang ko ni Pastor, nagat. Iya kung gi siringan o pulong sa Ginoo automatic po ko dahil ng nagkadawat. Manan po salamat kung Ginoo ang itawag ko niya. Kaya paano ko din eh, mura 4 years. Bago pa lang ko din ang itakuan. Isa po kayo sa binigyan ng prophecy. Nahanto na dahil ng ako mga pamilya, naghana dahil may nagpaan na ako silang ginisiringan. Okay man sila, muna nga, nadaghan na may. Naghan mi nga dito ni sa talisay ipi. Ano nga mo timbang kaya yung ni pastor din di kung unsa yung mga buhat ng dili. Una ko pasalamat kay nga naapon mo dili. Ano si kwa kauban din si pastor okay? Si Ricardo. Pastor Ricky. Ako pasalamat. Kita naman ang ko dito sa Ning of kay Kato Mami. Then, first time pa na niya di-report. Apo, dito po, first time. Ayan. Salamat kayo. At ako ang mukalipay na nakaabot siya diri. Okay. Dili lang kayo sa TV na mo siya nakita. Kung dili nakita, gina mo totally sa personal. So, ako kayo mukalipay na bisan yun ang nilang among church. At least, tagaan mo niya ang pagtagad na nakapunta siya dito. So, maraming salamat talaga sa inyo. Binigyan nyo kami ng pagkakataon na makita namin kayo. So, salamat kayo sa inyong pagpunta dito. Sana hindi lang ito ngayon. Sa susunod na mga panahon, makabalik kayo dito. Maganda sana po sa Thanksgiving namin nandito kayo. Pitching niya, so na-bless talaga ako sa ating sarili. Na-bless talaga ako dahil is nagpagbigay talaga sa amin ng lakas na padayon kami sa among pag-alagad niya sa inyo. Maganda talaga yung salita ng Panginoon na binigay niya sa amin. Salamat talaga.
send your invitation.